Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, atin na pong i-reveal yung ating Japanese technology na ating binabanggit sa mga nakaraang vlog. So, yun po. And our verse of the vlog. So, ito po sa Proverbs 11, verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, yun lang po. Parang, kumbaga sa Tagalog, parang yung mga matulungin sa kapwa ay mas lalong pinagpapala ng Panginoon. So, yun po. So, again, Proverbs 11:25. So, yun po. Bago po tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga kaibigan, mga subscribers, followers, and viewers. So, yan, kay Ma'am Bans Farming. Shoutout, Ma'am. Congrats, malapit na ang harvest nyo ng kamote. Kay Magsasaka Vlog TV. Kay Ricky Abawag. Kay Ma'am Therese Kate Sahot. Kay Inay, yan. At kay Iya, kay Kian. At sa aking mga kapatid. At welcome to the world. Baby Amitis, yan, may bagong pamangkin. Kay Marlon Bernardo Fernandez, shout out sir. Kay Jose the Farmer ng Aklan, shout out. Kay Sir Roldan Baholo, kay Drew Kodamek, shout out sir. Kay Sir George Manato, kay Yamomo Backyard, Jopel the Farmer, kay Sir Louis Garcia, shout out. Kay Sir Ray Villarias, Kaparmer Pelot. Kay Ricardo Talban, Jaime Luna, Mark Anthony Alonso, kay Sir Jason Comandante, Butter Agri Farm Vlog, Neil the Farmer, at kay Ma'am Lani Sandoval. So yon, shoutout po sa inyong lahat. Ito guys, yung ating mga product, organic product, activator ng CHC Agritech. So yan, best for solid waste management, water treatment, sludge, landfills, boilers, livestock pens, and farms. So, more on decomposition ang purpose po nito. And, yan, ginupit na po natin kanina. So, kung mapansin nyo po, ganito siya. Ganito ang itsura niya kapag hindi pa na gugupitan. Yan. So, ginupit ko po siya para tingnan ko kung anong itsura sa loob. So, yan po, atin ang nabuksan. Yan ang itsura niya. Para siyang pinulbos na palay. So, based dun sa ating mga pinapanood na seminars ng mga plant doctors, pathologists. So, yung mga good bacteria, good microorganisms. So yung ilan bali nasa 21 species ng good microorganisms ay nakapaloob daw dito, including yung trichoderma na kalimitang ginagamit. So yun po yung yan, saging pa doon pinagkainan. So ito po, bali ibababad po natin to. Dapat ay 6 to 12 hours na nakababad. Tapos 6 to 8 a.m. ang spray, or 4 p.m. onwards hanggang gabi pwede, basta malamig na panahon. So ngayon po ay alas 8 ng gabi. Medyo na late na lang ako, nalimutan ko rin kanina. Pero okay lang naman, babangon tayo bukas, spray tayo ng alas 5 ng umaga or alas 6 ng umaga. So pasok pa rin po siya sa requirement na 6 to 12 hours na nakababad. So yun.
So yun guys, bali alas 8 ng gabi. Yan, dito tayo sa dulo ng Ampalayahan. Dulong Ampalayahan. Tapos, since nagpalagay na tayo ng mga organic manure, chicken manure, ito naman yung ating ilalagay. Isprayan natin na activator para, kumbaga, yung mga chicken manure ay siya yung mga pagkain ng halaman, pero yung minerals na may co-convert ang pagkain talaga. At yun yung magiging trabaho nitong ating activator. I-convert yung chicken manure into minerals. So yan po. Through decomposition gamit ang mga good microorganisms. So yan po, nag-prepare na tayo ng 20 liters na tubig bawat timba, 20-20. So 100 grams. Lagay lang po natin. Ayan. And then hayaan lang natin siya dito. Para po ma-activate natin yung mga good microorganisms na nakahalo dito sa parang rice hull yata siguro to. Yan, parang ipa. Baga, yan ang pansamantalang tirahan ng mga good microorganisms. At bukas po ng umaga, ating i-spray ito sa ating area para dyan sila tuluyang mag-multiply. Yan. Yan po kasi ang kagandahan dito sa technology nito. Ito po bali ay Japan technology na gawa or distributed by Classic Herbs Corporation or CHC Agritech. Yan. Bali, ang ginagawa po niya, kumbaga ay siya yung tagaluto ng pagkain ng ating halaman. Kumbaga po, ay nilagay natin yung mga chicken manure or kumbaga sa pagkain ay mga raw materials. Kung sa pagluluto natin sa ating pagkain, kumbaga magluluto ka ng gusto mong kumain ng kanin, dinalahan ka ng bigas pero hindi mo pa siya makakain, kailangan mo pa siyang lutuin. So ito po ang magiging tawag dito, purpose or trabaho ng mga good microorganisms na nandito, to decompose yung mga organic matter na nasa area. Maging yan man po ay chicken manure or yung mga nabulok na dahon at saka yun po mismong mga minerals na nasa lupa. Kasi ang lupa naman po kung tutuusin talaga ay nandyan po yung mga minerals. And doon po sa ibang product naman, for another video, is meron din po siyang mga ibang good microorganisms na nagluluto rin o kumbaga ay nitrogen fixers or ganun, mga potassium na fixers. So parang ganun nga, tagaluto ng pagkain ng halaman. So converting the organic matter into minerals. So yun nga po. Sa layman's term, parang nandyan yung mga raw materials, kailangan lamang nalutuin para makain. At yun nga po ang magiging purpose nitong ating activator. So more on decomposition po ang
kanyang use. Kaya maganda na ating mailagay, ma-incorporate sa lupa para ma-activate. Ayan, from its word, activator. Ma-activate yung mga minerals, mga raw materials na nasa lupa. Ayan po, kita-kits po bukas sa ating pag-i-spray nito. 6 to 12 hours na babad para sila ay makapag-multiply. So, millions of good bacteria or good microorganisms. So, yun po. 5 o'clock in the morning. And tayo po ay mag-i-spray na. Eto na guys, nandito na ulit tayo. Alas 5 ng umaga. So, yan po yung ating binabad kagabi. Dalawa. Tapos, ang gagawin po sa ating knapsack sprayer, dapat ay linisin nating mabuti dahil ito po ay huling ginamitan ng insecticide. Kaya nilinis muna nating mabuti. Tapos, bukod sa meron na siyang strainer dito, lagyan pa natin siya ng bukod. Dahil dun sa mga ipa. So, yun po yung nakakapara. Tapos, yan, bali ito po ay nasa 20 liters na non-chlorinated water. Hanggat maaari, huwag pong chlorinated. Kung hindi may iwasan, kung talagang nawasa ang tubig, maglagay lang po sa drum, pasingawin ng 24 hours bago gamitin. Yan po. Atin ang ilalagay. So, ito po ay naglalaman na ng mga milyon-milyong microorganisms. Good microorganisms kasama ang sikat na Trichoderma, the super decomposer. Sana. Mapansin nyo po ang bagal na bumaba at bumabara doon ah. Ngayon, yan, kalahati lang po muna ang ating ilalagay sa knapsack sprayer. Dahil po, medyo mabigat din. Alam nyo naman ang inyong lingkod ay hindi ganong kalakasan ang katawan. Isa pa, ang ating... Yan. Ang ating pito ay maliit laang kaya matagal ding lumabas para hindi tayo mangalay. Pero kung kayo naman po ay yung mga malalakas ang katawan at gusto nyo isang lahatan agad, so wala pong problema doon. So yan, ngayon po ay mag-i-spray na tayo. On the next vlog po natin gagawin ay ating mas pag-uusapan pa ng husto yung mga content ng ating product at saka yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman bilang farmer ay atin pong i-discuss base sa mga napanood natin na seminar sa mga plant doctor or pathologist. So, just wait for our next vlog. Pagkatapos po ng vlog na ito ay yung susunod na vlog natin ating pag-uusapan yung mga more on benefits at saka details. So yun po. See you on the next vlog din po.
So yun guys, inabot na tayo ng alas 6 na. Pinantahan lang natin yung ating mga partners na nag-instruct ng gagawin sa pipinuhan. At yun, okay na. Balik na ulit tayo sa pag-i-spray. May natira pa tayong halos ay 3/4 na timba. Mga siguro mga 15 liters pa ito. So malawak na area na rin ang na-sprayan. Bali ang sprayan lang natin bawat ano, bawat kama. Kasi nandun naman yung mga chicken manure. So doon lang muna tayo nag-focus. Ngayon kung ano, kung land prep, okay lang, mas maganda lahat ano talaga agad. So maghahabol lang naman 'to. Yan. Okay, yung ating i-spray. Yan. Tapos na tayong mag-spray. Yan. Uwi na muna tayo. Yan na yung ating naubos na ito. Sa yung kabila. Ito. So ating abangan yung resulta nito. Pero ano pa, may follow up na spray naman pa rin ito. Yung foliar naman niya, yung Farmer's Friend at saka Maxi Grow, na kung saan consist din ng mga good microorganisms. So yan po. Stay tuned sa mga susunod na video and ating ipapaliwanag yung mga consist or ano ba yung mga laman ng foliar ng mga spray natin na to. At kung bakit sa dami ng nagkalat na foliar or organic na fertilizer sa Facebook, sa merkado, so bakit ito yung ating pinili. So yun, number one is yun nga, yung mga microorganisms. Pero discuss natin in details para mas maliwanagan po tayo ang lahat. Distributor na rin po tayo ng mga products na ito. Kaya nasa description po ang mga contact details. Kung gusto nyo po akong kontakin, andyan po yung ating Facebook Messenger at saka cellphone number. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat sa inyong pagsubaybay sa patuloy na panonood sa ating munting channel. God bless and to God be the glory.